Jack of all trades, master of none. Kasabihan na lagi nating naririnig. Pero alam nyo ba na may katuloy pa ito? So ang full quote ay, Jack of all trades, master of none, but oftentimes, better than a master of one. So ang ibig sabihin nito ay, mas okay na madami kang alam sa madaming bagay kesa sa isa lang. Tinagalog ko lang yung quote, pero that's basically what it means. So this is true pag architect ka, madaming kailangan aralin, hindi lang pagdodrawing or pagde-design. Kasi ang bahay, maraming parts. May bakal dito, may semento dyan, may electricals dito, may nagtitiktok dyan. Ano ba yan? Mamaya na yan, di ka pa naka-hard that. Hey. Anyway, today ngayong araw, my dudes, pag-uusapan natin ang electricals, mainly, paano pumili ng switches and sockets. Let's say, binago nyo yung pintura ng room nyo. Dating white, ginawa nyong gray. Oh no! You got a problem. Itong mga saksakan natin, color white sila. Ew! Ito yung equivalent ng naka-black suit and tie ka tapos gumamit ka ng white socks and sandals. What a scandal! Dishonor on your ancestors. So, syempre, kailangan natin ito palitan. Babaklasin natin ito. Pop, pop, pop! Wait a minute, kapeng mainit, bago nyo kalikutin itong mga electrical na bagay sa bahay nyo, make sure na naka-off yung circuit breaker. Halimbawa, magpapalit kayo ng ilaw, so yung light bulb, aalisin nyo, hindi sapat na naka-off lang yung ating switch. Dapat, yung ating main circuit, naka-off din. Now, pwede na natin ito buksan. Pagdating sa mga bahay, usually may 3 wires tayo. So, meron tayo nitong white wire, which is the neutral wire, and then meron tayong black, which is live or hot. Then, we have the green, which usually is the ground wire. Pero minsan, brown din yung ginagamit dito kasi color brown yung ground. So, ito yung standard colors na ginagamit namin, but this may vary sa bahay nyo. And, ang importance ng wires na yan ay pag tinignan natin itong likod ng ating socket, ay may makita tayong mga butas sa likod kung saan natin isasaksak yung wires. So, itong socket na gamit natin ay ang T&J ORBIK 2-gang socket and clearly labeled dito yung pag-i-installan ng wires. L for live, N for neutral, and then may ground symbol tayo dyan na may katabing E, which stands for earth or ground. Also, isa pang palatandaan ay pag silver yung screw, usually neutral yon. Pag brass or gold, live siya. Then, pag green yung screw, ground. And the reason bakit may ground terminal tayo dito ay dahil Euro-American socket itong module na ito. So, hindi na natin kailangan bumili ng adapter na tag 150 pesos dun sa mga super malls. Now, this one costs 250 pesos para sa ating socket and 120 pesos para sa ating plate, which I think is very affordable. Now, isang feature nito na nagustuhan ko ay safe at convenient magkabit dito ng wire. All we have to do ay strip yung ating wire. So, kung titignan natin dito sa likod ng ating module, may strip length guide dyan na pwede natin gamitin para malaman yung naangkop na haba nung dapat natin alisin ang insulation sa ating wires. So, ang ginagawa namin usually ay isi-strip muna natin yung ating wire. And then, saka natin itatapat dun sa ating strip length guide. And then, from there, dyan na natin puputulin yung tamang haba nung ating unprotected na wire. Next, ay saksak lang natin sa terminal itong ating wire. And then, higpitan natin itong ating screws. Which, by the way, itong mga T&J ORBIK sockets natin use captive screws. So, kahit anong pihit na gawin nyo dito sa ating screws, it will stay in place. And, hindi nyo na ito mawawala ever. Sana all, hindi nawawala. Also, dahil screws ang gamit pang secure ng ating wires, unlike some other brands na sinasaksak lang, hindi basta-basta hiwala yung wires sa ating terminals. So, kahit galaw-galawin natin ito, hindi madidislodge yung ating wiring, lalo na pag binabalik natin siya sa kanyang box. May iniwang gap ang ating painters in between ng ating sockets. Kailangan natin gawin ito, my dudes. Ooh. Mamma mia. If you ganon enough, linalata. Now, na naikabit na natin itong ating socket, nagtataka siguro kayo, my dudes, bakit parang kirat na ganon yung ating saksakan na parang nanay na nakakita ng natapon mong kanin. Now, yung rason kung bakit hindi pantay yung laki niyang dalawang butas dito ay dahil meron tayo nitong tinatawag natin na polarized plugs na kung papansinin natin ay mas malaki yung isang prong niya.
Yan ay para hindi natin maisaksak ito ng mali. So pag tama yung pagkaka-wire sa ating outlet, itong smaller hole ay live and yung mas malaki nating hole ay ang neutral. Meaning, nagpo-flow ang electricity palabas sa ating small hole and then babalik siya dito sa malaking butas to complete the circuit. And yung purpose kung bakit meron tayong ganyan ay for safety. Now to demonstrate, meron tayo ditong lamp na may polarized plug. So pag sinaksak natin ito ng tama, meaning the big prong goes to the big hole and the small prong dun sa small hole. And pag ginamitan natin ng non-contact tester, makikita natin na before the switch ay may current pa siya na nade-detect. Then dapat after our switch, wala na. Unless i-on natin itong ating switch. So, yun, meron na. So if we turn that off, wala na. Okay, so that is a good sign, my dudes. Ibig sabihin, tama yung pagkakabit ng ating wires and yung kanyang polarity. Now, pag gumamit tayo ng adapter na non-polarized ang prongs, ibig sabihin, both of them manipis siya. So, dahil non-polarized siya, pwede natin siya isaksak na mali dito sa ating outlet. Now, pag itetest na natin siya with our non-contact tester, ay makikita natin, before the switch, meron tayong current and after the switch, meron. So, yung rason kung bakit may nakita tayong current right before the switch and after the switch ay dahil typically yung mga switches natin, nakalagay siya sa hotline or sa live na wire right before our appliance. Pero nung finlip na natin yung ating saksakan, ang nangyari ay dumadaloy na siya sa supposedly neutral or dead na wire nung appliance. So, pupunta siya dun sa ating appliance. Then, pupunta na siya sa ating switch. So, very, very unsafe yan dahil live wire na itong lahat na ito and also our appliance has current flowing through it. Ayan, kahit naka-off siya, nahawakan mo yung socket ng bulb sa loob, you're fried chicken. That is why itong T&J ORBIK sockets yung pinili ko na saksakan para hindi ko na need mag-adapters and maiwasan ko na maisaksak yung mga gantong klaseng plug nang mali ang kanyang polarity. Now, aside from that, another reason why I chose this ay ang T&J ORBIK ay widely used sa Europe. So, it complies not only with Philippine standards but also with European standards. A cheerio, gavna! Do you like my socket? Don't pour water in it! Anyway, excuse the bad accent. Isa pang rason ay dahil kung titignan natin yung kanilang matte black color na plates, bagay na bagay dito sa ating walls. Although lighter yung gray, I think it still looks much better than the white. So kung gusto nyo ng ganitong sockets, my dudes, aside from the matte black, may available ang T&J ORBIK na white and also matte gray na variants. And napakadami nilang klase ng socket, my dudes. Pwede na bang model ng sockets? Sino bang sikat na model ngayon? Derek. Is Derek Ramsey still a thing? Hindi. John Lloyd. Paano bang posing nila? Dagang yung kilikili yung tinapay. Anyway, let's move on. So dito meron pa tayong RJ45 socket module na ikakabit natin banda doon para sa ating internet. And also may pinadala din sila sa akin na floor mounted outlet with this brushed stainless steel finish. Wait lang guys ha. Ayan, ating floor mounted outlet. Boom. Oh, social. Parang may alien na lalabas sa ating floor. Very, very nice. So I like this brushed stainless steel finish. Bagay na bagay ito sa mga modern houses, my dudes. So as you can see, boom. Ayan, soft opening siya para sa mga magugulatin out there, my dudes. Now, aside from this, meron din silang TV socket, HDMI, telephone, USB, you name it. They got you, man. Also, may mga switches pa sila. So, they have one-way and three-way switches also available in three-color ways. So, may white, matte black, and matte gray. So, for those wondering, may dudes, kung anong pagkakaiba ng one-way and three-way switch, their difference is ang one-way switch, you can control one fixture magmula sa isang location. While on the other hand naman, ang three-way switch ay pwede niya kontrolin ang isang fixture from two locations. So, halimbawa, may ilaw ka sa hagdanan, you want to be able to control that magmula sa downstairs as well as upstairs. So, dyan tayo gagamit ng three-way switch, which
Hindi ko alam ba't three-way yung tawag eh, dalawa lang naman yung switch niya. But you know. Also, marami nagtatanong my dudes kung ano ito. It is not what it looks like. Remote ito ng ano, teleprompter. Kasi marami akong technical terms na sinasabi. So yeah, huwag kayong bastos tulad ni Ian. Okay? Hindi ko ito nilalagay doon ah. Nilalagay ko sa chair. Huwag kayo ah. Kaya, weird. Hindi, meron, may space pa yung chair. Pangit naman kasi nasa table eh. Mas questionable eh. Wala. Wala. Saan galing yun? Okay. Anyway, para sa mga tipidero dyan, na kahit naka-off na yung TV, gusto nyo pa rin i-unplug yung TV. I don't know why, pero somehow makakatipid kayata by doing that. Well, with this type of plug, no need to unplug. Just flip the switch and bam! Happy nanay, peaceful buhay. So aside from those, may iba pang designs for switches and sockets ang T&J ORBIK. So itong nasa atin ay yung classic series, pero meron din silang available na flat series, which is their new collection at ganito ang itsura nito. Bam! Ayan. Aside from those, meron din silang available na infinite series na napaka-modern ng itsura, bagay na bagay sa mga hotels, high-end condos, and mansions. Pero syempre, pwedeng-pwede din sila sa bahay nyo. Now, this series is only available for pre-order, so ganun siya ka-premium. You'll know something is premium pag hindi mo siya makukuha agad. Anyway, to know more about T&J ORBIK products and where to buy these, maglalagay ako ng links down in the descriptions below, my dudes. Or you can visit CW Home Depot and other hardware supply stores in Metro Manila, Davao, and Cebu, to name a few areas. Now, isa pang katanungan na laging tinatanong ng mga tanongero out there ay, anong orientation ba dapat ang sockets or switches? So, sa switches, ang ginagawa ko usually ay patayo yung ating plate. So, paganyan yung orientation namin usually. And then, yung switch natin, yung on-toggle side niya, ay malapit sa panggagalingan mo. So, let's say, meron tayong door dito, dapat pag i-on mo siya, pag ganon, facing the door yung ating on-toggle switch. Ang rason kung bakit ganun yung ginagawa ko ay para pag inabot natin siyang ganyan, madali mo siyang ma-on. Sabihin natin, hinahabol ka ng multo, naka-off yung lights, ho-ho-ho! Boom! Na-on! Saan na yung multo? It's long gone. And you survive. Thanks to me. Gcash ko sa baba. Pa-gcash na. Anyway, kung pahiga naman yung ating switch plate, halimbawa ganyan, ang common ay yung on-side natin, sa taas siya naka-orient. Pero personally, kung ano mas trip nyo, wala namang safety concerns pagdating sa switch orientation. So, yeah. Either way, okay rin siya. Now, pagdating naman natin dito sa ating socket or saksakan, yung orientation ay very important na siya, my dudes. So as you can see for this house, pahiga yung mga socket plates namin. And pagpahiga, ang ginagawa namin ay yung malaking butas or yung neutral socket natin, naka-orient siya sa taas. That way, pag hindi natin ay saksak na maigi yung plug and meron pang naka-expose na prong sa taas, and then nahulugan nyo ito ng bagay tulad ng kutsara, it is less likely to cause a short. May bisita nga lang kayo na dadating. Now, pagpatayo naman yung orientation ng inyong socket plates, common sense would tell you na nasa baba dapat yung ating ground wire para mukha siyang muka. Ganon. Yun yung eyes, tas you have a mouth. But no. Dapat nasa taas itong ating ground wire. Like so. Para again, pag nahulugan natin siya ng bagay, tapos tumama siya dun sa prong na naka-expose sa taas, ground wire yung kanyang tatamaan at hindi live wire. So, yeah. Hopefully, may natutunan kayo, my dudes, about sockets and wirings dito sa ating video. As always, a flying peace.